Good morning, good afternoon, good evening, mga Mars, mga Pars! So how are you mga Mars, mga Pars? Lagyan ko kayo ng ilaw. Kasi sinirado ko kasi itong sa bintana namin. Yan oh. Dahil kanina, masyadong maliwanag. Ayan oh. Diba ang puti-puti ko na? Pero in reality po, hindi po ako masyadong maputi ha. Sa camera lang yan, lalo na pag masyadong bright. Mangingilad ni akong kamera. Pero sa personal, hindi ako masyadong puti. Hindi man ako masyadong maitim. Murina lang talaga yung kulay ko. So ito, mamaya na tayo lalabas para mamasura. Yung galante natin na Mr. Bean, palamigin muna natin yun. Hindi muna natin yun puntahan. Yung healthy bean muna natin ang lagi nating puntahan. Hanggang walang sumisita dun sa atin. Sa healthy bean, mamasura tayo dun. Pero yung bean number 2 natin, mag-ano muna tayo dun, magpalamig. Kasi nga, days pa lang ng sinita tayo dun. Next time punta natin dun pag medyo malamig na ba? Pag nakalimutan na nila, kita nyo ba ako dyan? Ayan, maghugas muna ako ng mga plato. Meron pa kasing laman tong dishwashing namin, hugasan ko lang tong pinagkainan ko. Dahil maya-maya, haalis na din ako mamasura. Para pagbalik natin, wala tayong hugasan. Wala yung pars marko natin dito. At si Mixo natin. Daycare at work si pars marko. Tapos alam nyo kanina, kasi ako lang mag-isa kung ano-ano yung mapasok sa isip ko. Tapos, parang nawawalan ako ng gana dahil nga sinirado si Mr. Bean, pero nag think positive na lang ako ba, nakinig na lang ako ng worship song, yung Christian song. Ako katoliko po ako, pero pag feel ko po na down ako, ang ginagawa ko lang nagbabasa ng mga Bible verse, tapos nakikinig ako ng mga Christian song, para nang sa ganun, mawala yung parang, ano ko ba, kumbaga, stress sa sarili ko. Yan. Aaminin ko po talaga sa inyo, nung kinandado si Mr. Bean, yung bean number 2 natin, nangihinayang ko talaga ako, kasi, madami kasi yung laman na bean dun. Ay, tapos, nag-try ako maghanap ng ibang bean, wala akong mahanap. So, parang, ewan, alam nyo na po yung feeling na feel nyo down na down kayo. Ay, nako. Ayan. Nasa ano kasi tayo eh. Nasa countryside. Yung area namin, hindi gaano kalaki. Same sa area nila Maninay natin at Inday Kariana. Nasa city talaga sila ba? Malaking city. Ito sa amin, maliit lang po siya na city. Kaya mahirap maghanap dito ng mga bean. Tapos ang lalayo pa. Close kasi yung ibang mga bean dito. So kaya kanina, parang nalulungkot talaga ako na sinirado nila si Mr. Bean. Pero, sabi nga ni Karya, think positive. So yun na lang yung iniisip ko. Kaya kanina, titinig na lang ako ng Christian song. Tapos parang nahimas-himasa naman yung pagkalungkot ko sa ating bean number 2. Ayan. So ito, maghugas muna ako. At mamaya, aalis na din tayo papunta dun sa ating bean number 1. Tara na kay Mr. Bean. Mag-sunglass ako ulit kasi masyadong masilaw. Ano man nangyayari dito sa mga sasakyan? Bakit dito nagpa-park? Tingnan nyo. Doon nag-park. Meron din dito. Pati yung sasakyan ko, andito din sa harap. Yan oh. Kasi kanina nung hinatid ko si Mixo, hindi ko na-drive yung sasakyan ko doon sa sarili kong parking lot eh. Medyo malayo-layo yung lalakarin ko pag doon ko pa i-park, tapos lalabas din ako ng mga ilang oras. So kaya dito ko na lang siya pinark sa
visitor parking. Kaya siguro, yung mga sasakyan dyan, dyan sila nagpark kasi inagaw ko yung parking ng visitor. Pero hindi man yan mga visitor dito kasi mga sasakyan man yan mga nakatira dito. Oh. So ready na kayo mamasura dyan. Pero wala muna tayong suspense kasi nga, alam nyo na. So tara! Dito na tayo kay Mr. Bean natin. Wala nang ibang Mr. Bean kundi sa ating Healthy Bean. Kanina pa ako dumating dito eh. Pagdating ko, merong naninigarilyo, dalawang staff. Kaya pinaalis ko muna sila. Although yung naninigarilyo doon ay yung laging nakakita sa akin na hindi ako sinisita. Pero meron siyang kasama na parang stricto ang muka. So hindi ako sumugo doon. Pinauna ko muna sila. Sana pagpunta ko doon, hindi na sila lalabas. Dito pa yung hapon dito. Wala naman. Sus, wala naman eh. Hindi nila lalagyan si Mr. Bean. Ilang araw na tayong bukya dito. Yung laman ng Mr. Bean, yan pa yung kahapon. Saan kaya nila tinitapon? Baka nahalata na din nila na lagi akong nangunguha dyan. Mas hindi na nila tinatapon dyan ba? Doon na sila sa loob nagtatapon. Tapos pag puno na, tatawag na lang sila ng garbage truck, di ba? Kasi ilang araw na tayong nabubukya dyan. Kasi last week, lagi man yan sila nagtatapon ng mga prutas, gulay. Pero ngayon talaga, ilang beses na wala. Bang ilang araw na ba ngayon na hindi tayo nakakuha dyan? Tatlo. O kasi yung last day na nabukya tayo. Tapos yung sumunod ay walang nakuha. Meron silang nilagay pero old na tinapay at gatas. Tapos ito ngayon, bukya na naman tayo. Hindi na maganda to. Meron pala akong naalala. Meron akong bin dati isa na pinupuntahan. Bisitahin natin yun, baka may makuha tayong konti doon. Kung naalala nyo, yung abi na pinupuntahan ko palagi after ko mag-work dati. So doon, try natin silipin yung isang bin doon. Baka meron silang nilagay ngayong araw na to. So ito, andito na tayo sa ating lumang bin. Ayan o, malapit lang dito sa parking lot. Silipin natin yan kung merong laman. Grabe, ang dulas pala dito, oh. Ayan. Ayan, umiiyak yung sasakyan ko kasi yung susi ang dito. Ayan. Ito. Wala tayong makuha dito. Mga ano, lumang herbs. Pati yung ano, dyan, oh. Yan. Wala. Bukya man tayo dito. Ano to? Mix na garbage. Yung dalawa dyan, mix yan siya, hindi yan siya food. Kumbaga, mga tissue, mga papel, mga ganyan. Basta black garbage. Wala tayong aasahan dyan. Dito kasi sa Finland, ang mga pagkain, doon nila tinatapon sa ating bin. Yung brown bin. So ito, tara na. Uwi na tayo. Dahil lagi na lang tayong bukya. Grabe ang ano ba o? Oh? Ang dulas. Uwi na ako dito sa bahay na walang dala.
empty-handed tayo. So sad, pero okay lang. Pero okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Wala tayong magagawa niyan. Kakalungkot man, but that's life. So, nagbabasa ako kanina ng mga comments niyo dun sa upload natin. Yung na-holy at sinirado si Mr. Bean. Tapos may nagsabi na bakit hindi ako nag-explain. Ang sagot ko po dyan ay alam ko na po ang ugali ng mga Finnish. At sa tagal ko dito at ang kinakasama ko ay Finnish. So, ilang beses na ako nakahalubilo ng mga Finn. At parang basang-basa ko na yung mga utak nila. Gaya nun, sinita ako, wala na po tayong dapat i-explain kasi mag-explain pa tayo dun. Ang sagot lang dun, pareho pa din, no. Kaya nung sinita ako dun, sinabi niya na umalis ka dyan, umalis ako agad. Hindi ako nagdalawang isip pag-explain. Kung nagtanong siya nun, ano ginagawa ko dun, yun, sasagutin ko. Eh, pinaalis niya man ako diretso, so hindi na ako nag-explain. Pag ganun kasi, meaning nun, bawal talaga manguha doon. Ayaw nila na may ibang tao na nangunguha doon maliban sa garbage truck. Kaya ganyan, mga ugali ng mga Finnish minsan, madadamot sila. Hindi kasi sila open-minded. Di gaya sa atin mga Pinoy na, uy, okay pa yun doon kahit tinapon na nila. Pwede pa yung kainin, yung iba doon, oo, expire na. Pero mostly, yung mga tinatapon nila doon ay yung pa-expire na bukas, expire na kahapon. Lalo na, di ba, pag dry food, kahit isang buwan, dalawang buwan, basta dry, okay po yan. Kahit ma-expire man yan ng, nakuha mo man yan ng expire, pero pag dry, gaya ng biskwit, tinapay, okay na okay pa naman yung kainin, di ba? Hindi naman yan talaga masisira. Alam mo naman siguro pag sira na, magmumolds yan. Iba na yung amoy, iba na ang lasa. Kaya ganun. Yung iba, pinagbabawal nila kasi just in case ano ang mangyari dun sa taong nangunguha. Tapos sisisihin sila dahil nga inalaw nila na kumuha dun galing sa basurahan. Sa basurahan na nga, tapos kukunin pa. Kasi yung unang sumita sa akin doon, yung tinanong niya ako ano ginagawa ko doon, sabi ko kinukuha ko yung mga tinatapon yun na pwede pang kainin. Tapos tinanong niya ako, may nag-allowed ba sa akin? Sinagot ko na wala. Ang sagot niya doon, hindi ako allowed manguha doon kasi baka anong mangyari sa kanila ang impact. Kaya sinirado nila yung bin na yun. Pero okay na, huwag hayaan niyo. Balang araw makakahanap tayo ng bin. Kahit nag-try na ako kahapon maghanap tapos wala akong nakitang bin. Malay natin, tomorrow is another bin. Lahat ang makikita natin. Ano ba yun? Tomorrow is another bin. Tomorrow is another vlog. Siguro maringkwini, no? So ito, muni-muni muna ang inyong maringkwini dahil maya-maya, susunduin ko na yung ating baby. Nasundo ko na yung... Ano ba yun? Nasundo ko na yung baby natin. Ito. Ayan. Ano pa kaming dalawa kanina dun sa daycare niya. Nag-war. World War II kaming dalawa kasi ayaw niyang umuwi. Meron siyang nilalaro kanina na tractor dun sa playground nila. Tapos, ayaw niyang iwan. Gusto niyang iuwi dito sa bahay. Hindi man pwede yun gano'n na kung ano yung laruan dun sa daycare, dapat dun lang yun. Ni isang bata, hindi sila allowed na magbit-bit ng laruan galing doon sa daycare. Tapos itong mixo natin, ayan. Matagal po yan siyang naiupo doon sa loob ng sasakyan kasi naghahabulan pa kaming dalawa. Ayaw niyang pumasok sa sasakyan dahil nga gusto niyang iuwi yung tractor. Buti na lang meron siyang tractor doon sa sasakyan. Kahit anong sabi ko, ayaw niya talaga. Gusto niya talaga iuwi yung tractor galing dun sa baker. So yan, isip-isip ang nanay kung paano maiwan. At success naman, naiwanan. Pero ang tagal nga lang. Tapos ito naman, ayan, ayaw niyang tanggalin yung jacket niya.
Ganyan yan siya hanggang mainitan kasi ang init pa naman niya. Sus, nagtamsak na naman siya. Ayan. Tapos TV. Pero mamaya, papatayin ko na yan mga alas 6. 2 hours lang yan siya mag-TV. Ayan, oh. Ayan, tamsak. Hindi, nainitan na yan siya sa suot niya. Ang kapal pa naman ng jacket na yan. Tapos meron pa yan siyang hoodie. No, nakatatlong jacket na yan siya. Tapos meron pang sapatos. Mikso. Sige na, tanggalo na to. Tanggalo na to. Yan. Mapayag na tanggalin. Tanggalin muna natin tong jacket niya. You hungry? You hungry? You want something? Huh? Wow, pinagpawisan na siya. Hienosti tehty, Leo. Broom! Katso, kuormuri Leo ajaa leikikentällä. Mitä hänellä on kyydissä? Say hi to them. Say hi. Sus, ayaw, busy sa tamsa. Ay, nako. Paano kaya tanggalin tong tamsak niya ba? Kung ano-ano na lang pinaglalagay namin dyan sa ano niya, tam niya, para hindi siya magtamsak. That's a success talaga kasi kahit anong lagay mo, marunong siya eh. Ginaganyan niya oh. Tapos pag wala na, balik niya agad sa bunganga niya. Minkälaisen ajoneuvon toit meille tänään? Ayan, okay lang sana kung tuwing pagtulog niya lang to ginagawa, ikaso hindi, kahit minsan naglalakad kami, nakatamsak. Hindi mo. Ang galing na natin yung ano mo, kasi paningot na ka. I miss you, Mixo. Na-miss ko tong batang to. Bugno kay Chicks. Ay, you sit here. Kaya ako ni ipuson imo ang jacket. Di ara ka ha? Gawan ko ng snack yung ating baby. Timplahan ko siya ng kakao. Yung kakao dito sa Finland, meron na siyang sugar. Asan ba yung kakao namin dito? Diyan lang muna kayo. Ayan, timplahan ko lang yung ating baby Mixo ng kakao. Ito si Mixo natin, hindi siya masyadong mahilig dito sa kakao. Titikim lang siya ng konti, tapos ayaw niya na, ay masyadong matamis. Kasi itong kakao nila, meron na yung sugar. Then, hindi gaya dyan sa atin yung Milo, maglalagay ka pa ng asukal. Tapos yung pinadala kong kakao dati sa Pilipinas, yung nagpabalik bayan box ako. Ang mali ko doon ay hindi ko binalot ng makapal na plastic yung mga kakao. Hindi nila masyado na inum yun eh, kasi nangamoy sabon. Kasi meron ako mga fabric conditioner na nilagay doon. At ayun nga, pagbukas nila, amoy fabric conditioner. Kahit nilagyan ko na yun ng tape, hindi pala yun enough. Kailangan pala next time, pag mga ganon, ibalot talaga sa makakapal na plastic. Lesson learned. Sayang yung mga pinadala kong mga kakao dun. Iwan ko lang kung naubos nila yun eh. Dun kasi sa sister-in-law ko, binigay niya lang daw dun sa pamangkin ko kasi hindi niya daw kaya yung fabric conditioner na amoy. Initin ko lang to sa microwave para naman hindi masyadong malamig kasi yung kakao oh, hindi masyadong nag-melt. Melt ba tawag niyan? Ano ba yan? Minsan itong mga pinagsasabi ko oh. Hindi ko na masyadong maintindihan. At nagluto din ako ng adobo. Adobong manok. Ayan. Adobong manok yung ulam. Pero meron pa naman kaming pagkain dyan kahapon. Ito kasi,
Nailabas ko na sa freezer. And then, tama-tama, nagluto si Pars Marco nyo. Nag-abot yung manok. Eh. Na-defrost ko na siya. Pag na-defrost mo ng karne, wag mo na ibalik sa freezer. So, ito, niluto ko na lang siya. Eh, kahit naman magtagal to sa ref, basta naluto lang ba. Lipat ko lang to sa ano ni Mixo, yung water bottle niya ba. Ano ko nga to? Kulang ng tamis. Hindi pala yun, enough yung isang kutsara na nilagay ko. Medyo matabang-tabang pa. Ayan. Merienda to ni Mixo, 4:30 ng hapon. Andun kasi siya. Pero sa daycare, nagmerienda na daw yan siya. Eh, lumabas kasi sila. Kaya minsan, pag sinusundo ko siya, pagdating dito sa bahay, binibigyan ko pa siya ng merienda. Sana magustuhan to ng ating Mixo. Ang kanyang Milo. Pero parang medyo mainit pa eh. Lagyan ko konti ng gatas. Hindi masyadong mainit. Nasubrahan ng init dun sa microwave kanina. Nagchismis pa kasi tayo mga Mars, mga Pars. Ayan tuloy! Pero joke lang ay. Hindi ko kayo sinisisi. Ayan na. Sana magustuhan to ng ating Mixo. Naka! Nami? Nami? Walang approve. Di man nakasalita. Sarapan siguro siya. Hala, tignan nyo. Time check natin ay 6:05 ng gabi pero sa labas. Ayan. Maliwanag na maliwanag pa. Ayan, malapit na talaga ang spring. Excited na kami sa spring and summer. Walang tulugan na naman to kasi gala dito, gala dun. Kahit alas 9 pa lang ng gabi, masyadong maliwanag. So parang hindi ka inaantok. Inaantok ka na lang pag mga alauna, alas 12, pag medyo madilim na. Pero yung alauna, alas 12, parang yung alas 5 dyan sa atin. Maano, maliwanag pa din. I want something, pero hindi ko alam kung ano yung gusto ko kainin. Kanina, nilaro ko lang yung Mixo natin. At ngayon, ito na, nanonood na siya ng TV. Ganyan talaga. Laro, tapos TV, laro, TV. Hi. My baby. Hey. Ay, ay, alam na. Hey, hey. What next? What next? When you say hey, hey. What next? You don't remember? Kiss them. Kiss them. Ayaw niya. Dito na ang ating Pars Marco. Hello, hello, hello. Tang ating Mixo. Hello, 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 hello. Hey, toot. Yay. Sus, ayaw niya. Chupera. How's work, Krakas? It was fine. Busy day or no? All good. Kumain din si Mixo ng ginawa kong adobo. Nakaubo siya nito ng 3. Pero no rice, yung potato. Mashed potato yung kinain niya. Masarapan siya sa aking adobo. Para saan sa sa? Want to taste? May adobo? Not now, Rakas. At work, I bought wings. I put it in the oven. I eat it like 2 hours ago. Okay, so you also eat chicken. Yeah, chicken. And wings. Hey, but this is different thing. I know, because it's adobo. This is more tasty than that. I have eat adobo, Rakas, many times. Wait, no. Multiple times. This is sarap, no? It is sarap. Ah! Ah! Hello, hello. Oh! Hello, hello. Water. He wants hello, water. Hello. Mwah!
Thirsty. Thirsty. Just taste the water and then bye-bye. So time check natin ay alas 8 na. Siguro mag-shower kami ni Mixo. Mixo, let's go shower, Mixo! So, lagyan ko lang ng tubig yung ano namin. Ito ba, oh? Ano ba ta? Ito, kalimutan ko. Bathtub. Para makaligo kami ni Mixo. Kasi si Mixo mahilig sa tubig. Ano ba to? Lagay natin dito sa... Ayan. Check natin kung hindi mainit. Medyo malamig na to eh. Ayan. Kunti lang yung ilagay ko dyan. Kasi si Mixo ayaw niya yung madaming tubig. Yung konting tubig lang ba? Kasi ayan, nakuha na siya ng laruan niya. Later, love. Later. Not yet. It's not yet ready. No, you can put your toy. Put your toys there. Meron siyang duck at aso. Oh, sige, yung put na. Sige na. We put water first and then later we go there, okay? Hindi na makapag-antay, oh. Gusto niya na maglaro dyan. Ayan, oh. Oh, what can we do? Ah, there. Ito na may isa. Kailangan talaga to lagi ng asawa. Where is there? I don't know where is that there. Nee, I did not find. Ay, naghahanap kami ng takip ng ano? Blender? Asan ba yun? I don't remember, Rakas, where it is. Is that there? Asan kaya yung takip ng ano namin? Blender? Hindi ko kasi maalala saan yun. Eh, ako man last gumamit niyan. Maybe it's melt there. Hmm? Maybe it's melt. No. So hanapin muna namin yun mga Mars, mga Parsa. So nahanap na namin yung takip doon sa mga kaldero, lagayan ng kaldero. Kagawa si... Mika kaldero? Kettle. Kettle. Yo. Caldero. Caldero. Plato. You know plato? Lautanen. Plate. How you know? Plate. Plato. How so you close. Know? How you know? So close. Plate. In English. Cuchara. Huh? Cuchara. Depend, yeah. Spoon. Spoon. Tule spoon, mahaposi. Yan minsan, alam niya yung mga Tagalog words or Bisaya. Ito naman, excited, maligo. Tignan nyo, tignan nyo. Let's go. So, mag-shower na kami ng inyong Mixo dahil atat na yung ating baby. Tulog na yung ating Mixo. Siguro, mag-i-end na tayo ng ating vlog. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog and good night po sa inyong lahat.